for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you. Things in the past. Things in the past. Things yet unseen. Wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Offer your lives as Paul plays it. Magandang hapon po, mga kapamuso. Happy New Year po. Papasok na naman po tayo sa taong bago, no? Itong 2024. Pero ang isang magandang bagay, di po ba? Kahit nagbabago ang taon, taog-taon, no? Meron tayong hindi nagbabagong Panginoon. Amen. Kaya yun po yung ating magiging paksa sa loob po ng apat na sunod-sunod po na weeks, no? Bilang pagpapasimula po sa taong ito. Ating pong pag-uusapan ay ang bagong taon sa hindi nagbabagong Panginoon. Ayan, pag-uusapan po natin yung apat na paraan kung paano po mas higit na magiging meaningful yung taon na ito para sa atin kasama po yung ating hindi nagbabagong Panginoon. Ang unang-una daw po na pagbabago sa atin na dapat po nating gawin, una daw po ay baguhin ang laman ng bagahe. Baguhin ang laman ng bagay o ng ating mga maleta. Alam niyo po ba, sa Latin America, ang mga nanay po doon, merong kakaiba silang kultura, no, or tradisyon. Pag sila po ay naglalakbay sa mga malalayong lugar, syempre, bibili sila ng mga souvenirs
para pag-uwi nila ng bahay nila, pasalubong nila. Tapos po, ang gagawin nila, pag namili sila ng napakaraming mga souvenirs, ang kakaiba po sa kanila, ilalagay po nila yun sa kanilang mga dinalang maleta o bagay nung sila ay naglakbay. Diba, tayong mga Pilipino, diba, ang style natin, pag namili tayo ng mga souvenirs, no, pasalubong, karaniwan may dala tayong mga ekstrang eco bag, doon natin ilalagay, diba? O kaya bibili tayo ng lalagyan. Sila hindi, kakaiba sila. Kung ano yung mga dinala nilang mga maleta, tatanggalin nila yung mga laman nila, laman ng ano nila, ng dinala nila. Pagkatapos, yung souvenirs na binili nila, yun yung ilalagay nila sa kanilang mga bagahe. Hindi ko na alam kung anong gagawin nila dun sa mga laman ng bagahe nila dati. Siguro, iibahin nilang lalagyan. Parang meron silang, parang may iba silang dating. Kapag yung mga binili nilang souvenirs, inilagay nila dun sa mismong mga maleta at bagahe dala nila. Tayong mga Pilipino, mahilig din tayong bumili ng mga souvenirs, di ba, kapag tayo ay naglalakbay sa ibang lugar. Tsaka meron tayong kakaibang kultura tayong mga Pilipino, no? Lalo na yung mga nanay, no? Mahilig tayong magdala ng napakaraming mga bagahe na minsan hindi naman talaga kailangan sa ating mga paglalakbay. Ayan, ako nga lang po, no? Nung ako po ay nasa GFA, no? Labs na labs ako ng mga co-teachers ko kapag naglalakbay kami. Hindi dahil po sa ako mismo, labs na labs nila. Labs na labs nila akong kasama kasi kapag meron silang immediate need na hindi nila dala, sabi nila, ay, kay Ma'am Del, meron yan. Kasi ba naman, kailangan ng nail cutter, punta kay Ma'am Del. Kailangan ng gunting, punta kay Ma'am Del. Plastic labo, kay Ma'am Del, no? Ultimo mga Bayo Jessica, kay Ma'am Del, ganyan. So, para bang walking cabinet kan, ang dami-dami mong mga dala, 'di ba? Minsan tayong mga nanay, no, lalo na tayong mga nanay kapag maalis tayong dala-dala natin yung mga gamit natin. Minsan nasasabihan tayo na, dala mo na yata yung buong bahay mo, 'di ba? Mga kapamuso, sabing ganun ng ating unang tip, no. Sabi, baguhin ang laman ng bagahe. Pansinin po natin, unang-una, sanay tayong nagdadala lagi ng mga mabibigat na bagahe. Kung i-spiritualize po natin ito, sa bawat taon na lumilipas, mahilig tayong marami tayong mga bagay sa buhay. Ito yung mga nangyari nung nakaraang taon na dala-dala pa rin natin pagsapit ng panibagong taon. Di natin kinakalimutan yung mga mabibigat na nangyari sa atin sa loob ng nakaraang taon. Pangalawa, dahil dito, minsan tuloy, halos wala ng space sa mas mahalagang dapat dalhin. Yung bang dahil dala-dala pa rin natin yung mga bagahe natin nung nakaraang taon, mga pagsubok, problema, mga sakit ng kalooban. Pagdating ngayon ng bagong taon, hindi na natin nabibigyan ng pagkakataon ang ating Panginoon na lagyan ng bagong laman yung ating bagahe. Hindi na natin nalalagyan yung ating bagong maleta ng bagong laman, no? Yung space na ilagay doon yung mga panibagong mga promises ng Diyos, no, na pwedeng naghihintay sa atin, mga pagpapatawad ng Diyos and everything. Ano ngayon ang dapat po natin gawin dito? Unang-una po, tanggalin ang mga lumang nakalagay sa bagahe. Ano po yung mga ito? Ito po yung mga sitwasyon o pangyayari sa buhay natin na nagugudyok sa atin na huwag nang sumubok uli. Siyempre, nung nakaraang taon, siguro may mga nangyari sa atin na parang nadala na tayo, di ba? Parang ayaw na nating bumangon. Kaya ang nangyari tuloy, pagdating ng panibagong taon, na trauma na tayo. Ayaw na nating sumubok uli. Siguro ito yung mga pangyayari sa buhay natin, yung mga pagdududa na nagudyok sa atin para wag na magtiwala uli, yung mga masasakit na salita na natanggap natin sa ibang tao na dala-dala pa rin natin, no? Yung mga kabiguan
na nangyari sa atin, no? Natalo tayo siguro sa contest, o kaya nahirapan tayo masyadong maganap ng trabaho, may nasira tayong mga kagamitan, nalugi tayo sa negosyo, mga samutsaring mga pagkabigo na nagdulot sa atin ng trauma para hindi na sumubok uli. So sabi dito sa atin, tanggalin daw natin yung mga lumang bagay na yon, no? Sa di nagbabagong Diyos, hindi tayo obligado na bitbitin itong mga bagahe na ito sa panibagong taon na to. Kasi hindi yun sa atin, no? Hindi yun sa atin. Bagamat nangyari yung mga bagay na yun sa atin, hindi atin yun. Pasanin yun ng Panginoon, no? Diba? Yun ay pag-aari na yun ng nakaraan. Pag-aari na yun ng Diyos. So, ibig sabihin, itong panibagong taon na ito, iwasan na nating dalhin yung mga yun. Kasi hindi yung galing, hindi yung bilong sa atin. Galing kay Lord na yun. Diba sabi ng Panginoon, diba yung lahat ng mga pasanin natin, ibigay natin sa Kanya at bibigyan niya tayo ng kagaangan. Sabi nga ng Philippians chapter 3, verse 13, basahin natin. Yan, no? Sabi ng Philippians 3:13, kalimutan na daw natin, no? Magtumugis tayo na yan, sabi nga po ng Philippians chapter 3 verse 13, yan, basahin natin. Yun. Sabi dito ni St. Paul, ayan, sabi ni Paul, isang bagay daw yung ginagawa niya. No? Nililimot niya na yung nakaraan. Tapos anong ginagawa niya? Sinisikap niyang marating yung layuning gusto niyang marating. Ayan. So, pangalawa po, no, sabing ganun dito, maglaan ng mas malaking space sa bagay na para naman sa mga magagandang bagay na gustong ibigay sa atin ng Diyos sa bagong taon na ito. Ayan, yung para bang looking for new beginning, no? Lalagyan na natin ng yung ating mga bagahe. Tatanggalin natin yung mga nakalagay diyan ng mga luma, tapos pupunuin natin ng mga bagong alaalan, mga bagong experiences. Siguro ito yung mga mag-anticipate ka ng mga magiging bago mong karanasan, no? Maaaring yung mga bago mong mga pag-aaralan, yung mga bago mong karir, bago mong pag-eksperimentuhan, no? Pakikipagkaibigan sa mga bagong taong mamimit mo, yung pag-push, no? Sa iba pang mga gusto mong marating na achievements, no? Mga experiments. Ito yung bibigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo na makaranas uli ng pagpapala ng mga Diyos, ng pagpapala ng ating Panginoon, I mean. Ito yung mga bagong blessings, no, na i-anticipate natin. Yung napakahirap kasi na mag-isip, no, na mga bagong ilalagay mo sa buhay mo kapag meron ka pang natitira na hindi mo pa natatanggal. Tandaan natin na si Lord, sinikapan niya ng tanggalin, no, yung mga pangit nating mga nakaraan nung tayo ay kanyang minahal at inanggap. Hindi niya na iniisip, no, kung ano tayo dati. Hindi niya na tiningnan yung mga kahinaan natin, yung mga naging papukulang natin nung mga nakaraan. Timano, nung tayo ay tumanggap sa kanya bilang Panginoon tagapagligtas, binura niya na yun, eh. Hindi niya na yun binabalik sa atin, no? Kaya parang ganun din yung magiging prinsipyo natin na bigyan natin ang Diyos, ang ating di nagbabagong Panginoon ng pagkakataon na buksan uli tayo, no? Para tayo ay maglagay ng mga bago at meaningful na mga alaala this year. Ito yung pagkakataon natin para mabuhay uli ng iba uli, no? Ito yung pagkakataon natin na madagdagan uli yung ating pananampalataya. Ito yung pagkakataon na mabawasan siguro yung ating mga pagkatakot, tanggapin yung mga pwede nating maging kabiguan uli, no? Yung ito yung pagkakataon na sige lang, malay mo, may mangyayari sa ating bago
Diba sabi nga ng Philippians chapter 3 verse 14, yung kadugtong binasa natin kanina. Yun, sabi ni Paul, diba, magpupunyagi siya na tunguhin yung hangganan, yung pinakadulo daw ng gantimpala na naghihintay sa kanya. Hindi pa niya alam yun, ano? Hindi pa niya nakikita. Pero sabi niya, pagpupunyagain niyang puntahan, kamtin. Ayan. Dalhin natin yung ating bagahe na punong-puno ng pag-asa, pag-ibig, ng kagalakan, ng kapayapaan. Punuin natin yung ating bagahe ng mas marami pang mga pagtitiis at mas marami pang mga pangarap. Tapos iwanan natin yung mga naging burden sa atin, no? Nung nakaraang taon, no? Yung mga naging pabigat sa atin sa buhay, mga naging konsumisyon natin, no? Iwanan natin yan. At hintayin natin kung ano yung gagawin sa atin ng ating hindi nagbabagong Panginoon. Ayan, di ba? Alam niyo po, sa Brazil, no? Sa Brazil daw, merong isang napakagandang tourist spot, no? Alam niyo po, sa Brazil daw, mga kapamuso, meron doon isang sikat na tourist spot, no? Yung napakalaking estatwa na tinatawag nilang Cristo Redentor o ang tagapagligtas na si Cristo. Ito ay napakalaking estatwa na matatanaw daw doon sa buong bayan ng Rio de Janeiro. Nasa tuktok ito ng bundok, no? Kaya lahat ng mga tao, lahat ng mga bahay sa ibaba, natanaw nila 'yon. Pag ang arkitekto nito na gumawa, nag-design si Heitor de Silva Costa. Alam niyo ba nung ginawa niya itong estatwa na ito, ang nasa isip niya dalawa. Ito yung naging inspirasyon niya, no? Iniisip nung creator na ito na kapag sumikat na yung araw sa umaga, no? Pag sumisikat na yung araw sa umaga, gusto niya na ang makikita daw ng mga tao sa ibaba ng bundok na yon, pagdungaw nila sa bintana, makikita nila agad yung statwa doon sa bundok. Parang, alam niyo ba yung sign niyo na, uy, may bagong pag-aasa. Kasi yun agad ang makikita nila, yung estatwa daw ni Cristo doon, no? Tapos ang magandang bagay nito, paglubog ng araw, yung eksaktong lokasyon ng estatwa, paglubog daw ng araw, yung sinag ng palubog na araw, tumatama siya dun sa ulo ng estatwa. Kaya pag nakita mo siya sa baba, tinanaw mo siya, para siyang corona. So, parang ang inaano dito ni nung creator na ito, na si Heitor, no? Gusto niya na yung mga tao sa baba, magkaroon sila ng expression na pagising nila ng umaga, matanaw nila yung statwa na yun ni Cristo, na may pag-asa na may mangyayaring maganda sa araw na yon. At hanggang sa paglubog ng araw, makikita pa rin nila yung corona sa estatwa na naghihiwatig na merong pag-asa na naman pagdating ng kinabukasan. No? So, magandang isipin na sa ating pagharap ng bagong taon na to, no? Tingnan natin ang ating Panginoong Hesus, yung ating tagapagligtas, pagising pa lang sa umaga, siya yung ating pag-asa na Lord, sa araw na ito, may mangyayaring maganda. Hanggang sa paglubog ng araw, kung hindi nangyaring maganda yung ine-expect mo, meron pa rin pag-asa hanggang sa kinabukasan. So, ready na ako na impakihin ang bagahe ko, no? Para sa ating paglalakbay ngayong taon. Mga kapamuso, maging ready na tayo, mag-impake na tayo ng ating mga bagahe. Punuin natin yung ating bagahe at maleta sa taong ito ng magagandang karanasan, inspirasyon na manggagaling sa ating hindi nagbabagong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang inspirasyon mo sa amin sa pagpasok ng panibagong taon na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, i-anticipate namin ang taon na ito na may bagong pag-asa, na marami kaming kakaharapin, pwedeng mga challenges, mga pagsubok, problema, pero kaakibat nito, Panginoon, dahil meron kaming hindi nagbabagong Panginoon,
kasama nito, Panginoon, ang aming inaasahan na mayroon kaming babaunin uli o mararanasan uli ng mga panibagong pagkakataon at karanasan na magbibigay sa amin ng inspirasyon, Panginoon, para laging bumangon at bumangon uli at harapin ang taon na ito nang hindi kami mawawala ng loob. Salamat po, Ama, dahil kahit pabago-bago ang taon, ang Panginoon namin hindi nagbabago. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapamuso, ibahin naman po natin yung ating style. Kahit yung itong unang apat lang na linggo, magkaroon po tayo ng konting sharing. No, maiksi lang naman, no. Bago po nyo ipag-pray yung inyong ka-prayer partner mamaya, i-share nyo lang po doon sa inyong kasama yung ano yung at least dalawang bagay na napakahirap na bagahin nyo, na dinala ninyo nung nakaraang taon, na parang nahirapan kayong bitawan sa taong ito. Share nyo lang po ng maiksi para po yung kapartner ninyo maipag-pray po kayo sa bagay na ito. Ayan, maraming salamat po. Maligayang paglalakbay, mga kapamuso, sa panibagong taon na ito. Ay, salamat.